Bago nauso ang mga Max Scoot, ito talaga ang dumami ng sobra sa daan. Yung tipong naka-chicken pipe ka lang, pogi ka na. Ano bang meron sa Mio Sporty? Fuel consumption niya is 45 km per liter, sabi ni Yamaha. Di na masama kahit curb type, matipid pa din sa gas. Kung di ka pinagpala sa height, ay pwedeng-pwede sa'yo ang Mio Sporty na may seat height na 745mm at di rin kabigatan na may timbang na 94 kilograms. Meron gulay board na pwedeng ilagay ang mga pinamili mong gulay at isda. Mas pinalapad ang upuan nito kaya komportable na sa pwitan ay maporma pang tignan. Ang exhaust niya ay merong heat guard kontrapaso sa OBR at sa'yo na pinaklasik ang datingan. Side mirror niya ay na-upgrade na din, di tulad nung una parang tenga ni Mickey Mouse, ngayon mas modern ang dating. Meron itong meter panel na nagbibigay sa iyo ng informasyon sa iyong fuel gauge, speedometer, turn signal, high beam at odometer. May kickstarter din ito na kung malobat ka man ay pwede mong gamitin. Disc brake na din ang kanyang preno sa harapan na kahit hindi ABS ay maasaan sa stopping power. Para po sa kanyang installment, ang kanya pong SRP 71,400, ang down payment siya po 3,500 para sa 3 years po, 3,380 na may rebate na 170 pesos. Para sa 2 years naman po, meron siyang 4,285 na may rebate 90 pesos. Para sa kanyang 18 months, meron siyang 5,230 na may rebate na 60 pesos. Dumako tayo sa kanyang specs. Engine type, air-cooled 4-stroke, single overhead count, 2 valve. Cylinder arrangement, single cylinder. Displacement, 114cc. Bore and stroke, 50.0 by 57.9mm. Compression ratio 8.8 to 1. Maximum horsepower 5.7 kilowatt at 8,500 rev per minute. Maximum torque 7.2 newton meter of torque at 5,500 rev per minute. Starting system, electric starter and a kick starter. Lubrication system, wet sump. Engine oil capacity 0.9 liters. Fuel system, carburetor lang po to. Clutch type niya po, dry centrifugal shoe. Transmission type, V-belt automatic. Frame type, underbone. Front suspension, telescopic fork. Rear suspension, unit swing. Front tire, 70x90x14. Di po tubeless yan, pati sa kanyang rear na 80x90x14. Front brake, hydraulic single disc brake. Rear brake, mechanical leading trailing drum brake. Overall length, 1,820mm. Overall width, 675mm. Overall height, 1,050mm. Seat height, 745mm. Wheelbase, 1,240mm. Minimum ground clearance, 125mm. Wet weight po na motor, kasama po ang kanyang full tank at ang kanyang langis is 94 kilograms. Fuel tank capacity 4.1 liters. What's up mga soy? Detestingin naman natin yung seat height ng Mio Sporty sa height kong 5'8 or 5'9 in reference pag nakasapatos. Sinati center stand. Flat footed tayo guys. Tapos pwede mo position yung paa mo dito. Okay naman. Ganda. Very relaxed. Ito pala ang Mio Sporty 2021 model. Ito yung bago niya sticker. Magenta, alam naman natin yung classic na Mio Sporty. Pagdating dito sa kanyang ilaw, bulb type lang to. Meron din siyang park light dito sa gilid. Bulb type din yan. Ito rin, bulb type yung signal light niya. Yan, may ilaw rin siya dito. Pagdating dito sa kanyang preno, disc brake na siya, pero hindi siya ABS. Ang kanyang gulong, hindi pa tubeless, pero nakamags yan. Ang size ng kanyang gulong, 70x90x14. Yan, makita natin yung Yamaha. Pagdating dito, brake lever niya sa kanyang harapan. Di adjustable yan, guys. Ito, side mirror niya, halos same na sila ng mga side mirror lahat ng Yamaha. Handle grip niya dito sa kanyang right, okay naman, wala siyang end bar. At ang meron siya dito, classic pa rin, meron siyang off na ilaw, park light, at pinaka headlight. Meron din siya dito ang busina. Ito yung susian niya, classic pa rin. Wala siyang shutter key push. Paglalak mo, nari yan, lock natin. Yan yung naka-lock siya niyan, tas on. Yan lang basic. May bulsa siya dito at dito, wala siyang USB port. Ganun pa rin. Pagdating dito sa kaliwa, meron siyang high beam, low beam, turn signal left, right. Pagpapatay mo yung signal, pindutin mo lang dyan. Busina, preno dito sa likuran. At ito ang kanyang panel gauge. Meron siyang speedometer na analog, meron siyang odometer, meron siyang high beam signal, turn signal, magandaan, meron siyang fuel gauge. So mga so, ito yung position natin pag nakaupo tayo dito sa Mio Sporty. Yan, medyo malakot pa tayo sa 5'8, 5'9. May space pa. Yung upuan niya maganda rin quality, napakalambot. Mga soy, titignan naman natin yung compartment niya. Andito yung battery. At walang kasyang helmet dito, panigurado. May grab bar din siya dito. Siyempre, di mawawala ang gulay board. Diba? Pag namalengke ka, inutusan ka ng asawa mo, dito mo lagay yung gulay, bigas. At may sabitana pa dito ng mga isda. Meron din siya, sapang yung put peg, okay rin. Air-cooled lang ang motor na to. May cover na rin. Heat guard niya, okay rin. Stainless siya dito, tapos plastic dito. Yung swing arm niya, parang buo na. Hindi ka mukha dati, parang isa lang siya eh. Pagdating sa kanyang tail light, bulb type lang yan, pati yung signal light niya. At makita natin yung sticker niya dito, Mio Sporty. Yan, may katsa dito. Sayan yung kulay nito, at puti, magenta dito. Kung may kickstarter siya, kung nalobat ka man, di ka mag-worry, diba? Unit swing. Suspension niya, maganda naman quality. Di po tubeless ang gulong ulit. At drum brake lang to kung gusto mong adjust. Ito yan, oh, mga soy. Yan.
kung hindi na masyado makapit. 80x90x14. Dito na lang namin tatapusin ang vlog. Kasama natin siyempre ang sales supervisor ng Yamaha Rev Zone Pampanga. Maraming salamat sa buong staff nila. Ingat kayo, RS.